Bagsak presyo ng binibenta mga mangga sa ilang palengke dahil sa labis na supply nito. Alamin natin ang presyo niya sa Balintawak Market sa unang balita ni Mark Salazar. Mark! Igan, nako, 40 pesos to 50 pesos na lamang ibinibenta per kilo yung mangga dito sa Balintawak Market. Ito yung pangunahing bagsakan ng mga produktong agrikultura mula sa mga probinsya. Lalo na raw sa mga probinsya mismo, halos yung pamigay na lang, 20 pesos na nga lang daw yan per kilo ang benta ng mangga. Dahil nga doon sa sinasabi ng Department of Agriculture na tayo ay merong surplus sa ani na umaabot ng 2 million kilograms. Kaya madalian ang pinapasa yung mga aning mangga at magtatag-ulan na dito sa mga bagsakang gaya ng Balintawak. Ngayon, ang problema mo kasi dyan sa local market ng mangga, kahit na bumaba ang presyo niyan ng 40 pesos, hindi naman tumataas ang demand dyan eh. Kasi yung mga mamimili, yung mga namamalengke, hindi naman bibili ng higit sa dati na nilang konsumo eh. Kasi kung bibili sila ng marami porket mura, ay sila naman na mabubulukan ng mangga sa kanilang mga bahay. Kaya nga yung ayuda ng Department of Agriculture dyan, sinimula nila kahapon yun. Tinatawag nilang Metro Mangga Marketing Program. Nagbigay sila ng mga additional stalls direkta sa mga plantation para magbenta sa bagsak presyo din. Kaya lang, hindi nga yan sapat. Dahil nga yung sinasabi kong hindi tataas ang demand for mangoes ng mga households. Kaya ang naiisip nilang dapat ay solusyon dyan ay yung export market sana. Ang problema naman ng ating mangga sa international market ay hindi tayo pumapasa doon sa tinatawag nilang minimum residue limit. Ito yung antas ng dami ng pestisidyo sa ating mangga. Hindi pumapasa kaya wala tayo masyadong buyer sa mangga sa international market. Kaya ang ginagawa nila, nininegotiate nila yan sa mga bansa gaya ng South Korea, ng Japan, ng Russia. Yan ang sabi ng Department of Agriculture kahapon. Sabi ng mga nagtitinda dito, Igan, ay mga hanggang mid-July, paubos na yan. Walang problema yung mga retailers, yung mga wholesalers dito sa Balintawak sa presyuhan ng mangga dahil yan naman ay pinapatungan nila ng konti pagka pinasa sa kanila ng mga may puno. Ang talagang problematic dyan ay yung mga may manggahan, yung may plantation, yung may puno dahil sila yung namuhunan sa mga chemicals, mamimitas, yung kanilang transportation to bring the products from the provinces to the metro market. Ito naman ang biggest market talaga ng agricultural products. Sila yung talo. Kaya nananawagan din sila, lalo na sa mga restaurants, na kung pwede, medyo ibenta yung mga mango shake, yung mga mango-based products para makatulong hanggat wala tayo nakikitang extensive na solusyon sa problema natin sa 2 million na surplus natin sa ani ng mangga, Igan. Mark, yung pinapakita mo, nakalagay fresh mango pero puro itim. Ano ba yon? Fresh ba yon? Ah, Igan, sorry, isa pa. Okay. Isa pa. May mga pinapakita kang video nakalagay fresh mango pero puro may mga itim-itim eh. Ano eh, pabulok na o pwede pa ba yon? Nako, oo, alam... Pabulok na. Alam mo yung mga bumibili niyan, yung mga restaurants na lang, yung nagmamango shake. Pero yung mga ganito, halimbawa, tumaayos pa naman to eh. Nay, papakitaan ko lang si Igan, si Arnold Club, yun ang sample ha. Ito halimbawa ito, Igan, ilang araw pa ito, Nay, bago mabulok? Mga dalawa pa masisira na. Dalawang araw na lang. So ibig sabihin, Igan, yung mga ganitong klase, fresh mango ito, kagaya nung nakita mo sa playback. Dalawang araw na lang ay binibigay sa magbebenta na dapat ma-dispose niya ito at ito ay makain na sa mga bahay. Kung hindi, tapo na ito yung mga ganitong klaseng mangga. Kasi galing sa puno, pagka inani nila ito, tumatagal lang ng 4 to 5 days ang mangga bago mabulok. Kaya ganyan lamang yung binibigay na room para doon sa mga may puno na mababa na agad nila dito sa mga wholesaler. Yung wholesaler, maibenta na agad sa mga retailers and retailers to the consumer. Meron lang silang 4 to 5 days kung hindi bulok ang mangga. Ang bottom line yan, ang talo ay yung may puno. Okay, mukhang fresh na fresh ka rin. Maraming salamat, Mark Salazar.